Swimming kami today with the team. And umalis ako ng bahay around 8 o'clock. Then after I traveled almost 30 minutes, nandito na ako sa Arnaldo Highway. Na-realize ko, hindi ko pala dala yung wallet ko. Diba? Ang saya. Kaya bumalik ako ng bahay para balikan yung aking wallet. Gantay na yung mga susunduin ko sa office. Anyway, it's a bit cloudy day. Hindi kami masyadong masusunog pag nalikot. May isang bridge dito sa along Governor's Drive na kung saan almost weekly may naka-aksidente. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi nila masolusyonan yung mga nangyayaring aksidente dito. Pero tingin ko kasi merong isang problema dun sa bridge na yun kung bakit accident prone area to. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung design ng bridge at nung kalye. Okay, wait lang. Medyo malayo pa ako. Okay. Approaching na tayo ngayon dun sa tinutukoy ko na bridge na almost every week ay may nangyayaring accident. Papakita ko sa inyo kung bakit. So, if you would see, nasa tamang lane ako, di ba? Kaya pag tinry mong dumire-diretso, katapusan mo na. Ayan o. Woo! That was close, right? Siguro possible na isang reason kung bakit maraming na-accidente doon sa bridge na yun kasi maraming gumagamit ng cellphone habang nagdadrive. Gaya ko. Simple lang naman yung gusto nating i-suggest para kahit pa paano ay makatulong sa mga motorista at magsilbing guide nila habang dumadaan sa kalye o tulay na to. Lalo sa mga first timer na dadaan na hindi aware sa accident prone area na to. Ang suggestion natin ay lagyan ng linya ang daan. Kagaya nito. Boom! Very simple and hindi ka gagastos ng milyon-milyon para magawa to. Kailangan mo lang ma-experience first hand ang problema. It will not totally eliminate accidents because there are still lots of stupid drivers out there, but it will definitely help save lives.